sa mga video na pinapanood namin kay Kuya Val. And minsan sobrang nakakaiyak. And minsan sobrang nakakaiyak. Yung mga matatanda. And sobrang hit. Di ba grabe yung mga bahay? Grabe yung mga bahay. Pag makikita mo, grabe talagang... Isang hangin na lang po na... Isang bagyo na lang. Kawawang kawawa sila. Isang bagyo na lang. Kawawang kawawa sila. Hi guys, it's me, Madge. And it's me, Panday. And welcome to our vlog. Ngayon ay i-reveal po natin or namin ang katotohanan sa likod ng lingap sa mahihirap ni Kuya Val Santos Matubang. Guys, watch this sa matapos para malaman nyo yung katotohanan. Ano nga ba yung totoo sa likod ng pagtulong ni Kuya Val Santos Matubang? So, let's go and panoorin natin yung recent video doon kay Aling Maricris. Tara! So guys, si Kuya Val Santos Matubang ay may kasakasama na pagtulong yung kanyang anak na si Kalingap Rob. Oo, yun. So, sino nga ba sila? At anong ginagawa nila? Panoorin natin. Para malaman natin. Oo, panoorin natin. Ayan, dun sa unang video, makikita natin na parang puro matatanda at nagbibigay sila ng mga pagkain. Eh, yung mga tinutulungan nila. Sayang. So, mukha namang masasaya sila. Anong meron? Yan. Gano'n naman, di ba dapat pag tumutulong, dapat lagi tayong masaya sa ginagawa. Oo nga. Nakikita ko parang ang daming nang babash sa kanya. Ang daming tumututol sa pagtulong ni Kuya Val. So ano kaya yung mga ano, mga matututunan natin na aral pagkatapos natin panoorin yung video na wow, bagong plato. Kanina eh, kanina ang ganda eh, puro bagong higaan eh. Oo, bago. Wow. Yan, yan po si Kuya Val. Parang kapitan. Tingnan mo, parang siyang kapitan tumutulong sa barangay. Ganda ng ano, no? Parang nakikita ko dun sa profile ng mga video na ginagawa nila. Is ang gaganda ng ano? Pintura. Talagang parang bright na bright, di ba? Parang ang ganda ng buhay pag pumasok ka sa loob ng bahay ng mga pinapagawa nila. Pulidong-pulidong pagkakagawa. Halatang hindi sila basta tumutulong. Oo, hindi lang basta-basta na iaabot yung pera, di ba? Parang ganun. Kasi tignan mo, parang ang linis ng paligid lang. Tsaka hindi basta, oh, mag-ribbon cutting tayo. May ano eh, pare. May pa-bless pa. Mm-mm. Ayan. So, kita natin na may binibigay siyang parang certificate. Oo, yun ay isang certificate of completion. So, during process, tinutulungan ni Kuya Val yung pamilya. Pamilya. On and during process, tinutulungan nila. Sinusuportahan, binibigyan ng pagkain. Tapos, kapag nakumpleto na, napatayo na ribbon cutting, doon binibigyan ni Kuya Val kasama ng kanyang team. Ng kanyang team or ng lingap sa mahihirap na organization yung ano, yung certificate of completion. May kasamang date at pangalan mismo nung may-ari ng bahay. So sa bawat lugar po si Kuya Val ay may kinukuhang coordinator. Di ba? Naghahanap siya ng mga matutulungan sa mga lugar na pupunta niya. Mm-mm. Kaya dito kay Aling Maricris sinabi na si Agot
parang si Agot yung pinakang leader dyan. Sa mata pa lang ni Aling Marie Criso, parang makikita mo ng... Masaya. Masaya siya. Bakit sino bang hindi sasaya, di ba? Karo ka ng sarili mong bahay. Parang... Nabago pa yung mga gamit, no? Oo, parang masarap talaga sa pakiramdam, di ba? Parang ako, kahit hindi ako yung tinulungan, parang feeling ko ang saya-saya. Mas makanood ka lang may tinutulungan na iba, no? Nakikita mo yung pagbabago, dati ganito lang sila, oh. Ngayon, tinulungan sila ni Kuya Pal, ganda na ng bahay nila. Oo, parang kasama ng pagbabago ng bahay nila, yung pagbabago ng buhay para sa kinabukatan, di ba? Di ba nga, bagong bahay, bagong buhay. Oo. Tapos alam nyo, nakakatuwa, yan, nagbibigay siya ng certificate. Pagkatapos, nagbibigay siya ng pera. Another family na naman, natulungan niya. Ayan, alam nyo, tayo nanonood, parang thankful tayo na may natutulungan siya. Pero pag pinanood mo yung video, hindi lang yung family yung... Natutulungan, pati yung nagtatrabaho, yung tumutulong din. Like, pati yung nito yung mga nagtatrabaho sa kanya. Tama, yung tumutulong, tsaka yung mga coordinator, natutulungan din sila. Alam mo, bilang coordinator, masaya ka kasi parang, alam mo yun, nakakatulong sila. Kaya ayan si Agot, parang coordinator dun sa barangay nila. Ay wow, ano yun? May pakain. May pakain, may patinapain. Masarap yung feeling na ano, natutulungan ka na, nakakatulong ka din. No? Hindi lang take na take, give and take syempre. Oo. Pati tignan mo, di ba parang hindi lang family nila yung natulungan. At least that day na nag-ribbon cutting, may napakain silang kakamahal. Di ba? Oh, kwanta. Magbalmasal sila, oh. Diba? Kaya tignan mo, ah. Oh, tignan mo. Hindi lang sila yung masaya, hindi lang yung pamilya, pati kapitbahay. Oh, diba? Supportive mga kapitbahay, eh. Oh, ayan. May palaro. Ayan, oh. Apat yung anak niya. Parang may apo rin na nasabi. Apat yung anak sa tatay. Tapos, ayan, Marie Chris! Marie Chris! Binabanggit yung pangalan. Parang feeling ko nanalo sa loto pagkakabanggit mo pa. Marie Chris! Parang panalong-panalo nga siya sa loto eh. Maruwi mo, di ba, bahay? Oh, imagine mo, nanalo ka sa loto. Siyempre, tulong mo sa pamilya yun. Gagawa ka, pagpapagawa mo din ng bahay yun. Oo. Ina! Ah, nakaka-excite! Sana all, nabigyan ng bahay. Ayan, no, may picture niya po. Grabe yung ano. Grabe yung effort nila, Kuya Bal, di ba? Oo. Di ba? Sana all may effort sa pagtulong. Tsaka hindi lang, ano, hindi lang basta, oh, eto, tulong ko sa'yo, inabot ko sa'yo. May effort na binigay ka tulad ng pagpunta pa lang doon. Di ba? May kasamang, may kasamang pagmamahal yung pagtulong niya. Yes, correct. Ayan, ayan na! Oh, San Lido! Di ba? Sino pa? O, San Libo! Wawa Wing 2.0 yan! At, meron pa! San Libo! Dun sa, ano niya, sa speech niya, sobrang thankful niya. Hindi lang kay Kuya Val, pati sa Kalingap na team, sa lahat ng sponsor, kasi hindi lang naman si, sabi nga ni Kuya Val, hindi lang naman daw siya yon. Hindi lang siya yung bumubo, kasama ang mga sponsor. Ayun. Ang galing si Will, ah. Yan ang katotohanan sa likod ng pagtulong nila. May saya, may effort, may pagmamahal. Hindi sila laging, kala mo, lagi silang busy porket natulong sila. Oo. Siyempre, nagsasaya din sila. Oo. Gano'n mo naman. May pasaya. Nasaya din sila eh. No? So guys, ayun, yung video is about ribbon cutting. Diba sabi nga namin, is i-reveal namin. So, nakita namin, sa totoo lang guys, hindi lang naman to yung first time na nanood kami nito. Yung family namin, mama namin, that lola namin noon, before, nanonood siya ng Val's mga video at pagtulong ni Sir Val or ni Kuya Val. Lalo na nagsimula to
Sobrang umusbong to nung kay Lola Damiana. Ribbon cutting na, oh. Yeah! Sana all may ba? Ayun, nakapasok na siya. Gado ng pintura sa loob. Mm. Ang linis. Para na kayang tumapak. Ayun, oh. O, di ba? 1, 2, 3, 4. Ilan na sila sa bahay, oh? 4. Tapos, may dalawang kwarto. Para sa magkakapatid, para sa mag-asawa. Gaganda nga nung higaan, guys, eh. Bago din nung bagong kotso. Siyempre, yung mga... Lino? Oh, bagong linoleum. Tignan mo yung mga saya sa mata nila. Hindi ka na matutuluan ng tubig pag naulan. Oo, hindi na sila maaampiyasa ng sa ulan, di ba? Mm. Yung init, iba't iba ng parte yung bahay, hindi lang basta, ito, pagpasok mo, higaan agad. Oo. Oh. Uy! Mm, bago yung mga utensils nila. Malaking tulong na kasi kung iisipin natin, guys, napaka rare ng mga taong magbibigay ng pabahay. Ang daming pansit, oh. Paborito ni Mama yan. Pansit at tinapay. Tignan mo, di ba, hindi lang sila yung na-bless, pati yung mga kapitbahay din. O, tignan mo, ang dami nila, oh. Nakakatakam kumain, ah. Di ba, bagong pintana, pati jealousy, talagang ang ayos ng pagkakagawa. Kaya, Phoebe, Menda, Erlinda. Ayan, so kung maririnig niyo sa video, ang dami lang pinasasalamatan. Most especially sa mga sponsors natin. Kasi nga, hindi magagawa ni Kuya Palto. Sponsors natin. Tulong ng mga sponsors. Salamat sa mga tumulong. O, di ba? Maraming mga bata din na pakain, o. So ngayon guys, yun yung about sa video. So may ibang bagay kami na natutunan sa video na to na gusto rin namin i-reveal sa inyo at ipamulat sa inyo na hindi tayo niloloko ni Kuya Pal. Yung hindi tayo parang sinasabi nga nila, di ba, poverty porn. Ang dami talaga naninira. And sa amin, kami, parang masakit sa kalooban namin na makikita na ang dami nilang napapasayang pamilya. Maraming ano kasi, isa may mga nagsasabi, tutulong ko lang, kailangan pa ba i-vlog yun? Kailangan pa ba videoan yun? Hindi ganun. Oo, tama. Kasi ito, may mga, tignan nyo, oh guys. Tignan nyo. Andun yung sa papel ko. Ayan o, oh. So ako guys, may natutunan ako doon na life is a mirror. Diba? Life is a mirror kung paano ka tumulong sa isang or sa kapwa mo tao. Ganun din yon, sumasalamin din yun sa'yo. Kung selfish ka sa iba, talaga sinisiraan mo ng todo. Gumagawa ka ng paraan para siraan ang isang tao na gumagawa ng mabuti sa kapwa niya. So, ano yun? Anong sumasalamin sa pagkatao mo, diba? Pero kung ikaw, gumagawa ka ng mabuti at alam naman ni Lord lahat ng kabutihan ginagawa mo, sumasalamin yun ng kabutihan, pagmamahal sa kapwa. Diba? Kasi pati parang sa atin, mahihirap. Hindi lahat ng bagay tinadhana para sa atin. Talagang may swerte, huwag nating sabihing malas, pero may mga pagkakataon na hindi itinadhana sa atin, katulad yung buhay ng Rania. Diba? Pinaghirapan. Pinaghirapan din po ni Kuya Val yung narating niya ngayon. At yung pinaghirapan niya, sinishare niya sa ibang tao. Hindi nila sinosolo. Yung family nila, hindi nila sinosolo. Yung mga sponsor, hindi nila sinosolo. Sinishare nila kung yung natanggap nilang blessing. At kung rin naman yung pinaghirapan nila. Kasi aminin naman natin, pinaghirapan din naman po ni Kuya Val Santos Matubang at ng family niya yung bawat effort na binibigay nila. Diba? Hindi sila take, nag-give din sila. Mm-hmm. Tama, hanggat meron sila baseline, 1,000, meron pa, 1,000 ulit. Diba? Siya mismo nanonood pa. Anong, ilan ako na? 15. Pero bakit siya, nakikita niya yung kabutihan ni Kuya Val? Diba? Bakit hindi niya iniisip na baka ginagawa lang kuya ni Kuya Val kasi gusto niya ng mga subscribers. Gusto niya lang sumikat kasi, diba? Hindi na sinasabi ng mga bata. Oo, gusto lang sumikat. Pero bakit siya, mas nakikita niya yung kabutihan ni Kuya Val? Bakit mas nakikita niya yung sa
kaya sa mata ng mga natutulungan niyo? Di ba si Lola Damiana nakita mo? Mm. O, di ba? As in, ibang-iba yung pinagbago ni Lola Damiana. Tatay ni Jessica. Oh, si hindi lang kasi isang video pinanood namin. Talaga, ang dami-dami naming napanood na videos. And kitang-kita namin na sa bawat video, talagang masaya, di ba? Oh, kaya nga may mga basher eh. Kasi nga may kasabihan tayo na ang punong maraming bunga, binabato, di ba? Narinig ko lang kay Kuya Val. Ay, talaga ba? Oo. Sinabi niya, naabon. Sa pagdating mo sa mundong to, habang ikaw umiiyak, maraming masaya. So, ganun din yun eh. Sa pagdating mo sa buhay ng isang tao, tumutulong ka sa kanila. Nakakapagpasaya ka. At, diba, nakakatanggal ka ng pagod, nakaka-relieve ka. Nakaka-inspire ka pa sa ibang tao na tumulong. Yes. Oo, kasi naalala ko, kung napapanood mo yung mga live mentoring ni Kuya Pa. Mm. Diba? Yung nagla-live siya. Tapos sa bawat live niya po, guys, kung hindi nyo pa po siya nasa-subscribe, subscribe nyo po si Kuya Val Santos Matubang. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe po kayo sa kanyang YouTube account, si Val Santos Matubang. Ang kanyang anak, si Kalingap Rob. Anong meron sa video ni Kalingap? Kalingap Rob, nandun yung mga update ng mga pamilyang natutulungan nila, napapatayuan nila ng bahay. Marami, iba-iba din. Parang basta puro pagtulong. Oo, kasi kung yung video ni Kuya Val, yung mga on process or during process ng mga napatayuan na pinapatayuan nila ng bahay kay Kalinga Prab is yung mga natapos na. Updates lang yun, kung ano na nangyari, mabuti pa ba ang lagay nila. Nakamusta nila. Yes, hindi lang yung pagkatapos nila matulungan, wala na. Kakalimutan na nila. Babalikan pa rin nila. Yes po, tama po kayo. Alam mo, di ba sa buhay maraming rejection? Parang kung ako yung isa sa natulungan ni Kuya Val, parang Lord, sa dami ng rejection na natanggap ko sa tao, di ba, hindi ako natulungan. Pero isang yes mo lang, eto na po sila, Kuya Val, tinulungan ako. Parang, guys, napakalaking tulong po nun sa kanila. Hindi ko alam kung bakit siya binabash, pero isipin nyo na lang yung gastos na binibigay nila doon. Grabe, grabe yung pagtulong nila, guys. Hindi lang naman bahay. Malaki yung sacrifice nila doon, ha? Siyempre, oras nila yun. Oras. Binibigyan sila ng oras, pagmamahal, effort. Biruin nyo. Pandemic ngayon, no? Tapos, dami nilang kailangan nagpasa. Para sa akin, ang difference lang ng pagtulong ni Kuya Val is bukal sa loob. Hindi lang sa video kasi, guys, hindi lang naman ito eh. Hindi lang naman ito yung natulungan niya. Kung nakita nyo naman, pang 65 na po si Ate Marie Chris. Diba? Ibig sabihin... 65? Pero yung madi, ang dami kong hindi pa napapanood. Oo nga eh, parang nga dun sa mga basher, diba? Parang ito pa lang yung napapanood nila, pero todo-todo na yung pangbabash nila. Paano pa yung mga hindi na video, yung mga unang-una pa, hindi pa sikat si Kuya Val? Hindi nila nakikita yung pagtulong ni Kuya Val nung una pa lang. Oo. Eh, samantalang tayo, parang nagsimula tayo nun kay Lola Damiana. Tapos sunod-sunod na yun, bawat YouTube talaga, bawat episode, araw-araw na yun. Kasi naka-notify na sa YouTube namin yun eh. Lalo na si Mama. Oo, yung mama namin, lagi-lagi siya. Kada update na nun, kada post ni Kuya Val, nanonood gagal. Kasi kami din naman, yung family namin. Hindi kami mayaman, pero kapag may sumasobra sa pera namin, nag-charity kami or nagbibigay tayo, di ba? Ako, sila, meron silang recently na tinulungan sa abot. Guys, sa abot ng makakaya nyo, kung kaya nyo tumulong, kahit sa maliit na paraan, tumulong kayo. Kung si Kuya Val nakakatulong sa malaking paraan, huwag na po natin silang sirahan. Kasi, yung tulong na ginagawa niya, yun yung abot ng makakaya niya. Buti nga si Kuya Val, nakakatulong. Yung mga basher dyan. Kahit nga siguro pagpipray sa mga mahirap, gay na gagawa. So, guys,
Isa pa, lahat ng imposible ay posible. Kung isa-set aside natin yung mga makamundong isipan natin, yung mga kasalanan, yung pagiging selfish natin. Kasi diba parang kung selfish ka, inggitera ka or inggitero ka, nambabash ka, naninira ka, ano na lang, diba? Ano na lang yung posibleng mangyari? Wala. Siraan na lang, ganun. Pero kung isa-set aside natin yun, uunahin natin yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Kahit anong hirap natin, guys, pumulong tayo sa kapwa. Yan lagi ang sinasabi ni Kuya Val sa kanyang live. Kung kaya niyong tumulong kahit sa maliliit na bagay, kahit maliit na charity, vlogger ka lang, tumulong kayo. I-set aside niyo yung pagiging selfish niyo at yung paninira niyo. Diba? Malaking tulong na yun, guys. Lahat ng ng imposible magiging posible. Basta ganun yun, guys. Hindi sapat yung ano, no? Basta sasabihin mo, pag pinag-pray ko to, ayos ito. Meron pa kayong pwedeng magawa na, sa pinakamaliit na paraan. Di ba? Yun yung, ano, pagtulong yun sa mga tao hanggang sa kayang makakaya nyo. Kahit nga pagbibigay lang ng piso yun sa mga, ano, kan, sa mga grocery store, di ba? Yung mga suklay nyo piso, pwede nyo ilagay doon. Donate na yun para sa mga bata kasi alam nyo, tulungan nila mga charity, di ba? Hindi enough yung sabihin natin na, nanood tayo ng TV, nakita natin mahirap. Ay, ang dami lang humihirap sa mundo ngayon. Kailan ang gobyerno? Ganyan, ganon. Sa gobyerno na lahat sinisi. Sinisi na lahat sa gobyerno. Gumawa tayo ng bagay na makakatulong sa atin at sa kapwa natin. Alam natin at alam ng buong mundo na may kakayahan ka, may kakayahan siya, may kakayahan tayong lahat. Hindi lang si Kuya Val ang may kakayahan. Sabi niya nga lagi sa live niya, sa pagme-mentor niya, kung kinakaya niyang tumulong, kakayanin niyo rin yan sa maliit na paraan hanggang sa malaki. Kasi hindi, lalaki yan. Maniwala ka lang. Faith, dasal, kung puso ha, bukal na pagdadasal. Hindi porque sinabi namin na tumulong kayo kahit sa maliit na bagay, talagang napilitan lang kayo. Oo, dapat bukal. Bukal sa loob na pagdadasal with actions. So, nagdasal ako, nag-pray ako ngayon. Tapos, kinabukasan, tumulong ako. Diba, nagbigay ako sa community pantry kahit like mga gulay-gulay. Yun yung abot ng kaya ko. Malaking bagay na po yun. Yun yung mga bagay na natutunan namin, lalo na sa mga live niya. Lalo na pag makikita mo yung ngiti ng mga matatandang natutulungan nila. Oo, sobrang nakakayak and nakakagaan ang loob na. Tambag din na lang, kawawang-kawawa sila. Yung mga matatanda, and sobrang hirap. Di ba grabe yung mga bahay? Pag makikita mo, grabe talagang... Isang hangin na lang po na... Pero ito, pag umulan, may magandang higaan, safe. Buti, dumating si Kuya Val sa buhay nila, no? Galing mo doon. So, ayun guys, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aming YouTube channel, please subscribe para po sa susunod mag-react video pa po kami sa mga videos na gagawin ni Kuya Val. And also, yung susunod naming i-react video is yung kay Kalinga Prab. Grabe, matutuwa kayo. Pogi pa naman. Hindi, basta guys, lahat ng pagtulong na ginagawa ni Kuya Val, ni... Galing! Uy, sumagot ka naman! Ulitin mo! So guys, sa lahat ng pagtulong na ginagawa ni Kuya Val at ni Kuya Kalinga Prab. Hindi, sabi mo ni Kalinga Prab. Tapos sabay tayo dun sa ano, at ng buong lingap sa mahihirap team. At guys, sa lahat po ng tulong na ginagawa at pinapakitang pagmamahal ni Kuya Val Santos Matubang at ni Kalinga Prab at ng buong organisasyon or team sponsor ng Lingap sa Mahihirap team. At guys, para po sa lahat ng tulong na ginagawa at effort at pagmamahal na binibigay at pinapakita
ni Kuya Val Santos Matubang at ni Kalinga Prab at ng buong team sponsor at ng organisasyon na bumubuo ng Lingap sa Mahihirap. Saludo po kami sa inyong pagtulong. Sobrang thank you po and God bless and more blessings po sa inyo. At patuloy din po namin kayong susuportahan. Bye guys! I love you! I love you and we love all stay safe. Lingap sa Mahihirap supporters. Kaya natin to. Salitana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Subscribe sa aming channel, Manong Panday. Please don't forget to subscribe. Tulad nga na sinabi ko kanina, magtulungan tayo sa abot ng ating makakaya, di ba? Kaya naman, hit the subscribe button para makatulong ka sa akin kahit konti lang. Thank you and God bless.